Saying guys, good morning. Isang magandang araw sa lahat ng ating mga followers dyan at sa lahat ng ating supporters sa Run Mitch Vlog. At sa mga gusto pong mag-follow, huwag pong mahiyang magtanong. Just sa click the follow guys. At dahil tayo ay late, syempre, ito ang last choice natin. Sa single kumakapit, ay, ang gwapo mo kuya, 150 naman dyan. So guys, napapansin nyo ang langit ay napakaganda, napakalinaw ng langit. At yung kalsada po natin ay napakalawak at napakaganda ng ating sidewalk. Wow, sana all. So, pag-ikumpara po natin yung kalsada ngayon kaysa dati, mas maganda na po yung kalsada ngayon kasi meron pong sidewalk at malawak po yung kalsada natin. Safe na po sa mga naglalakad dahil meron silang sidewalk na nilagay. Ayun. Tapos meron pong landscape, mas pinaganda ang beauty. So napapansin nyo guys yung ating driver ng ating habal-habal na sinakyan ay wala pong helmet. Tapos po yung mga nakakasalubong natin ay wala din po silang helmet na yan. So dito po sa Island of Boracay, hindi po dito uso ang gumamit ng helmet. Paano masabi? Yun o, sana all. Yun ang hindi ko maintindihan. Pero sa mainland at sa ibang lugar po ay talagang kailangan mong gumamit ng helmet. Once na gumamit ka ng motor o sumakay ka ng motor, gumamit ka ng kalsada, gumamit ka ng helmet. Kasi 500 per head yan. Bakit kayo hindi nauso yung helmet dito, bro? Yung gulan. Sa mainland man, oh. Ah, grabe doon. Grabe doon, hindi ka mag-helmet. So yun guys, napapansin nyo, tinanong ko si kuya, wala din siyang idea bakit walang helmet yung mga nagmumotor dito sa Boracay. At syempre, pag maraming motor, maraming kamote din dito guys. What? Dito sa Boracay. So ayan, napakaganda talaga ng panahon, pero hindi ko alam na mas kung gaano ka ganda yung panahon, ganun din kalabo yung oras ko. Kaya tayo ay na-late guys, my goodness. Boracay to mainland. Hindi ko man masabi na Boracay to Malay kasi yung Boracay na yan, Malay na yan guys. Kabilang na yan sa Malay, oy. Kaya huwag kayo magsabi guys na yung diyan ka sa Boracay galing tapos sabihin mo na punta ka ng Malay, nandiyan ka na nga sa Malay, di ba? Baka hindi nyo alam, so dito na tayo mga chong sa D-Mall. At meron po dyan napakalawak na tubigan at puro isda yung laman mga tilapia guys. Ayun, so dun sa right side ay papunta dun sa Bloomfield. Yun, dun yung mga daanan ng mga ninja moves. O kumbaga, yan yung sinasabi ko sa inyo na malawak na tubig, maraming tilapia yan dyan guys. Sa harap ng D-Mall. Ang D-Mall po ay maraming restaurant yan dyan sa loob. At mga souvenir shop. Iyon no, tapos mga everything is in the D-Mall. Yung mga pang swimsuit, iyon no. So dito tayo guys sa left side, yung sa right side naman ng kasada papuntang Bulabog Beach or Back Beach na tinatawag. So ayun, sa mabuting palad, meron pa tayong 5 minutes remaining. So sa awa ng driver, medyo mabilis-bilis din yung pag-drive niya. Kaya meron tayong 5 minutes bago tayo makarating sa hotel ay hindi tayo mali-late. Kumbaga sa pera, pagbili mo ng ice water, meron ka pang sinsilyo sa bulsa. 25 centavos. So ayun guys, dito na tayo. Ayan, sabi ko kay kuya, lumiko ka dyan sa left side. Huwag tayo sa right side, ha? Kasi pader yan dyan sa right side. Dito tayo sa left side. Ayan, oh. No entry, private property. Motor is, hindi daw pwedeng pumasok. Pero pumasok kami talaga. Ganun talaga tayong Pinoy. We love the violators. Sana. Goodbye, peace out.